Yun, mga ka-basic. Bali, nakapag-set na tayo ng account, nakapag-register, at nakapag-login na tayo. Susunod naman natin gagawin is i-link natin yung clocking number natin. Tapos, lalagay natin yung mga club kung saan tayo nakaregister. Magta-try din tayo ng clocking. Titignan natin kung gaano ba kabilis yung clocking system na bago. Yung IP dyan. YonaPro clocking app. Yan. Yung bagong innovation ng YonaPro. Okay. Try natin. Tapos, i-details natin yung mga pwedeng gawin at kagandahan ng IP dyan mobile clocking app. Tara! Let's go! So, yun mga ka-basic. So, maglalagin na tayo dun sa ginawa nating account. So, heto yun. Jeppoon, syempre. Ayan. Tapos, ito yung account natin. Una-unang gagawin natin is maglilink tayo ng number natin. So, i-click natin yung settings, tapos yung my mobile numbers, yon. Tapos, mag-add tayo yung number natin. So, default list, yung +63 is Philippine code, so hindi tinatanggap ni YonaPro mobile app. So, ang gagawin natin, gagawin na 09 yung gagawin natin. So, i-add natin. Pag na-add na natin, so, kailangan natin siyang i-activate dun sa may gilid. So, pag pinindot natin yon, magbibigay ng one-time password yung mobile app natin. Ayan. So, binigyan niya tayo ng one-time password. So, i-input natin. Then, verify. Pagka-verify natin, mag-green na yung number natin, which means na activated na. Pwede na natin siyang gamitin. Tapos, sa mga clubs naman, so, maglalagay tayo ng club. Example natin is yung UFC. Yan. Yung United Fancier Club ni Mr. Arnold Salvador. Yan. Try natin yung maglagay. Pwede rin tayong maglagay ng ibang mga club. Gaya ng MTRPC, kay Paulman Mercado. Yan. Tapos, kay SFU, kay Sir Roland Guevara. Yung ABCP naman, hindi ko kabisado yung presidente. Tapos, yung ASLAG, yan. Yan yung mga gumagamit ng YonaPro dito sa club sa Pampanga. So, yung mga access numbers, yan, automatic na silang nakalagay. So, may CB1, yung sa server 1, CB2, tapos, meron ding counter bytes dun sa CB3. Ayan. So, pag kinlik natin doon, ibig sabihin, yun yung activated na number. Ibig sabihin, dun mag-automatically send kapag gamit natin yung IP John mobile app. Ayan. So, yan sila. Pwede mo silang i-activate lahat. Pero, ako, ang pinipili ko lang is dalawa. So, pumipili lang ako ng dalawang access number kapag nag-SMS ako, kahit nung SMS lang. Kahit dito sa mobile pigeon app, yan, dalawa rin yung pipiliin ko. Commonly, para sa mga basic-basic na galawan, yan, pumipili ako ng smart. Smart sa CB1, yung mabilis, yung 6152, at saka yung sa CB2 na smart din. Tapos, sa clocking naman natin, ito yung nakalagay. So, bago tayo mag-clock ng ibon, dapat naka-settings tayo dun sa club. Kung ano yung club na ika-clock natin. For example, ika-clock natin yung UFC. So, yung sa UFC, kailangan i-on natin. Ibig sabihin, doon siya magsisend ng automatic.
Yan. Sample natin yan. Pagkatapos, try natin mag-clock. So, wala pang clocking, so magta-trial lang tayo. So, meron tayo yung Yona Pro, meron 8 digits na number sa barko ay sa sticker nila. So, ang ilalagay natin is 1 2 3 4 5 6 7 8. Yan. Tatry natin kung gaano ba ito kabilis mag-reply compare sa SMS clocking. At i-compare natin dito sa mobile application clocking. Yan. Tapos pagka-send code, umikot ng konti, o yun, meron na agad reply. So, mabilis siya. Ayan. So, mabilis lang siyang mag reply. Ibig sabihin, pumapasok siya agad. Tapos, pwede rin itong dual club. Yung mga dalawang club na gumagamit lang ng isang barcode. So, isang clocking, papasok agad sa dalawang club. Try natin. Yan. Send code. Ayun. So, ibig sabihin, isang sendan ng code, pumapasok silang dalawa agad. So, hindi nalelesen yung pagka-clocking na time natin. So, ibig sabihin, mabilis talaga siya. Yun yung kagandahan ng mobile app na ito. Tapos, try natin din sa ibang club. Yan. Ako, ang dami niyan. Tapos, try natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 7, 8 lang. Send code. 1, 2, 3, 4. Yun. So, ibig sabihin, magre-reply agad siya. Yan. Tapos, so, dun sa 4, nag-reply agad siya. Kung hindi nag-reply, susubukan natin magsisend ulit para mag-reply naman dun sa iba. Yan. Sa testing naman, pwede rin yung code na test para malaman natin kung kanino nakaregister yung number na binigay natin. Yan. For example, yung number ko ginagamit ni Jeppun sa UFC, sa MT, 3 Angels, sa SFU, sa 3 Angels, sa ABC, PCEJ, tapos si Aslag sa 3 Angels. Yan. Tapos, pwede rin mag-forecast ng sunrise at sunset. Sa pag-forecast ng ganyan, yan yung bali yung code nila. Yan. So, pwede rin yung mga ginagamit natin na normal sa SMS codes. Gaya ng sunset. Mabilis. Mabilis silang mag-reply. Ayan. So, magde-deactivate muna tayo ng mga club. Ayan. Tapos, ang gagawin naman natin is trial tayo. Ayan. Trial tayo ng registration kung pwede. Ayan. Try sa UFC. So, yung ID number ko is U02354. Sa UFC ko yan. So, isi-send natin. Try natin mag So, nag-reply agad. So, this is ready register to Japan. Yan. Kasi naka-register na tayo dati. Kung magre-register tayong bago, ganun din lang yung ilalagay. Yan. Sa forecast naman, ay sa result naman na yan, test, patitignan natin yung sa MT. Yan. So, ibig sabihin, direct agad yung link na binibigay nila. Yan. Sa UFC, kahit sa anong club. So, kapag nag-click ka doon, tapos bin yung result mo, lalabas agad kung saan siya. Hindi ka na magta-type doon sa address bar. Madali, mabilis. Mabilis siyang gamitin. Saka handy. Hindi siya ganun ka-crucial gamitin. Ayan. Tapos, meron tong mga ibang updates gaya nito. So, yung coordinates. So, ang kailangan mo lang i-on is yung location mo sa phone mo. Ayan. So, mag-automatic siya. So, ibibigay niya agad yung actual mo na coordinates. Ayan. So, yung coordinates ko is 15:11:44 ngayong gabi. So, ayan.
Tapos, meron pa tong isa, yung weather. Yung current weather natin, ayan. So, yung yan yung mga update, yung mga bagong additional features ng iPigeon Yona Pro mobile app clocking system. Yan. Maganda siya, maganda. So, very, very convenient gamitin. Hindi siya hassle, tapos madali lang siyang i-setup. Basta follow lang yung instruction. Good to go tayo as easy as 1, 2, 3. Ayan. Ayan yung mga lags natin kanina. Ibig sabihin, pumapasok agad talaga sila. Ayan. So, mabilis. Mabilis yung response niya. Kung ako magre-rate nito is from 1 to 10, it's positive 9 yung ibibigay kong rate niya. Magaling, magaling. Napaka-daling gamitin. Yan. Sa mga commands naman, kung hindi ka magta-type, pwede kang magpili ng mga commands doon. Like ng sunset, yan. Try natin sa MTRPC. Tapos, check tayo sa commands. Ayan. Tapos, check tayo ng forecast. Kung click mo lang, so, ayun. So, bird not yet released, sabi niya. So, kung mayroong throw point ngayon, ibig sabihin, meron niyang forecast agad. Mabilis. Mabilis yung response ng mobile app clocking na ito. iPigeon. Positive 5 star ito. Tapos, kung rate 1 to 10 is, i-rate ko to ng positive 9. Magaling. Maganda siya. Ayan. So, mga ka-basic, napakagandang gamitin ng app na to. Kaya, download na natin. Follow the instruction at madaling-madali lang talaga siyang gamitin. Hassle-free at good to go. Congrats sa lahat. Let's go!